Naranasan mo na bang bumalik sa iyo ang iyong magandang ginawa? Yung pagkatapos mong tumulong sa iyong kapwa ay biglang may dumating na isang magandang biyaya. Ikaw, pwede mo bang ibahagi at i-comment sa baba kung ano ang iyong mabuting nagawa? Malaking tulong ito para makapagbigay inspirasyon sa mga nakakabasa. Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Lumaki sa isang mahirap na pamilya ang dalagang si Patricia, kaya tuwing bibigyan siya ng baon ng kanyang mga magulang ay iniipon niya ito upang mabili niya ang kanyang paboritong damit. Halos lahat kasi ng kanyang kasuotan ay mga luma na, kaya kung minsan ay pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaibigan. Patricia, bakit naman hindi ka bumili ng bagong damit? Tingnan mo naman ang suot mo, may butas na sa kilikili at naninilaw na sa sobrang kalumaan. Natatawang sabi ni Jocelyn. Sa totoo lang, ay wala kasi akong pambili ng bagong kasuotan. Nag-iipon naman ako pero nababawasan ko rin kapag may ipinapagawang project ang ating guro. Nahihiyang sagot ni Patricia. Matagal nang nagtitiis ng hirap ang dalaga, ngunit naaawa na rin naman ito sa kanyang mga magulang na pinagsisikapan siyang pagtapusin sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang ama kasi ay isang barbero sa kanilang lugar at ang kanyang ina naman ay siyang nag-aalaga sa kanyang dalawang nakababatang kapatid. Isang araw ay naubusan ng pera ang dalaga, kaya nahihiya itong lumapit sa kanyang mga magulang. Mayroon kasi silang kailangang bayaran sa kanilang eskwelahan. Nay, pwede po ba akong humingi sa inyo ng pera? May kailangan po kasi akong bayaran, nakayukong sabi ni Patricia. Saglit ay hindi nakasagot ang kanyang nanay at lumapit muna ito sa kanyang asawa kung meron ba itong natitirang pera. Nakita ng babae na nag-uusap ang kanyang mga magulang at nakita niya ang kanyang tatay na umiiling-iling na lamang. Anak, pasensya ka na ha. Mahina daw ang kita ng tatay mo ngayon at ang pera na kanyang kinikita ay para sa pambili ng gatas ng iyong bunsong kapatid. Malungkot na sagot ng kanyang ina. Wala pong problema. Naiintindihan ko naman po ang sitwasyon ng ating buhay. Malungkot na sagot ni Patricia. Nang dahil doon ay napilitan ng dalaga na buksan ang kanyang alkansya na sana ay para sa pambili niya ng bagong damit. Masakit man para sa kanyang sarili ang gawin ng bagay na to, ngunit may mga bagay siyang kailangang unahin sa kanyang pag-aaral. Balang araw, makakabili rin ako ng bagong damit. Pwede pa naman ako makaipon ng pera sa mga susunod na araw. Positibong sabi ni Patricia sa kanyang sarili. Nakikita ng babae na ibang-iba talaga ang kanilang buhay kung ikukumpara sa kanyang mga kaibigan. Tuwing gugustuhin kasi nila na makabili ng bagong damit, ay agad nilang nabibili ang kanilang mga kagustuhan. Samantalang siya ay hirap na hirap dahil hindi naman ganun kalaki kung kumita ng pera ang kanyang tatay. Lumipas ang isang buwan ay kaarawan ni Patricia. Wala naman siyang handa ngunit nagulat siya nang biglang pumunta ang kanyang ninang. Ninang Rose, nakakahiya naman po sa inyo dahil wala man lang po kaming pagkain na may pakain sa inyo. Nahihiyang sabi ni Patricia. Hindi na bale, hindi naman talaga ako magtatagal dito dahil may mahalaga akong pupuntahan. Ibibigay ko lang sana itong pera dahil ito ang regalo ko sa'yo. Nakangiting sagot ng babae. Pagkatapos noon ay agad itong nagpaalam sa kanila. Sa pagbukas ni Patricia ng sobre ay lumahad sa kanya ang pera at nagkakahalaga ito ng 500 piso. Masayang masaya ang dalaga nang dahil sa kanyang nakita dahil sa wakas ay makakabili na siya ng kanyang bagong damit. Pero hindi pa rin nawala sa isipan ni Patricia ang kanyang pamilya at tinanong niya ang mga ito kung kailangan ba nila ng pera. Nay, may gatas pa po ba ang aking kapatid? Kailangan niyo po ba ng pera? Tanong ni Patricia sa kanyang ina. May pera pa naman kami. Alam naman namin ng tatay mo na gustong gusto mo makabili ng bagong damit. Sige, pinapayagan kitang lumabas ng bahay para ibili ang sarili mo. Nakangiting sagot ng kanyang nanay. Agad na lumabas si Patricia upang maningin sa tabi-tabi. Masayang masaya ito dahil sa wakas ay mabibili na niya ang kanyang kagustuhan. Nanlaki naman ang mga mata ni Patricia nang makita ang isang damit na talagang matagal na niyang binabalik-balikan. Manang, magkano po ba ang damit na ito? Tanong ni Patricia.
Ah, yan ba? Sige, ibibigay ko na lang yan sa'yo ng 300 piso. Nakangiting sagot ng tindera. Baka naman po pwedeng matawaran niyo pa ako. Malambing na sabi ng dalaga. Naku iha, sa totoo lang ay 400 piso ang presyo ng damit na yan. Hanggang 300 na lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Paliwanag ng tindera. Ah, sige po. Maraming salamat po. Titingin na lang po muna ako sa iba. Pasensya na po kayo sa abala. Malungkot na sagot ni Patricia. Balak pa kasing bumili ng dalaga sa ukay-ukay upang maibili niya rin ng damit ang kanyang mga magulang. Habang siya ay naglalakad papalayo, ay bigla siyang tinawag ng tindera. Sige na, iha. Ibibigay ko na sa iyo ng 250. Palagi naman kitang nakikita na binabalik-balikan mo ang damit na ito, sabi ng tindera. Pagkatapos noon ay halos mapatalon si Patricia sa sobrang saya. Sa wakas ay nabili na niya ang kanyang pinapangarap. Ang ganda talaga ng damit na to. Sige, makapunta muna sa ukay-ukay para mabili ko ng damit si nanay at tatay. Hindi ko na kayang bumili ng bago dahil hindi nakakasya ang perang hawak ko. Masayang sabi ni Patricia sa kanyang sarili. Lumipas ang 20 minuto ay nakatapos na rin siya sa pamimili ng mga damit sa ukay-ukay. May natira pa siyang 50 pesos upang maibili niya ng pagkain ang kanyang sarili. Nagugutom na rin kasi talaga si Patricia nang bigla niyang makita ang isang batang babae na papalapit sa kanya. Ate, pwede po bang makahingi ng kaunting barya? Nagugutom na po talaga ako. Nakayokong sabi ng isang batang pulubi. Nakita ni Patricia na sobrang dumi ng damit ng batang babae. Butas-butas ito at halos lumapat na sa sahig ng dahil sa sobrang laki. Dito nalaman ni Patricia na maswerte pa pala siya sa kanyang buhay dahil nabibili pa niya ang kanyang kagustuhan, hindi tulad ng batang ito na tanging pagkain lamang ang hanap upang makaahon sa pang-araw-araw. Sige, samahan mo ako at bibili tayo ng pagkain sa karinderya. Sabayan mo ako sa pagkain, nakangiting sagot ng babae. Nang dahil doon ay sabay kumain ng dalawa, bumili si Patricia ng 2 kanin at pinaghatian na lamang nila ang ulam. Ineng, nasaan ba ang mga magulang mo at bakit ka nagpapagalagala sa daan? Nagtatakang tanong ni Patricia. Wala po akong mga magulang dahil pinalayas po ako ng mga taong nag-ampon sa akin simula na magkaroon sila ng sariling anak. Kaya ito po ako ngayon nang hihingi ng mga barya sa mga tao sa daan, malungkot na sagot ng batang babae. Nang dahil sa sagot ng batang pulubi ay parabang biglang kinurot ang kanyang puso. Pinagmamasdan ng babae ang kanyang mga pinamiling damit dahil gusto nitong bigyan ng bata. Mahirap man gawin at masakit man para sa kanyang kalooban, pero ibinigay ni Patricia ang kanyang biniling damit sa bata na sana ay regalo niya para sa kanyang sarili. Ineng, ito ang damit at magpalit ka. Sasamahan kita sa banyo at bibihisan kita. Maghilamos ka na rin at maghugas ng mga paa, sabi ni Patricia. Talagang gulat na gulat ang bata at bigla na lamang pumatak ang mga luha nito nang dahil sa kanyang ginawa. Ngayon lang po ako nagkaroon ng bagong damit. Hindi ko akalain na may magbibigay sa akin ng bagay na to. Maraming salamat po talaga. Lumuluha, ngunit masayang sabi ng bata. Napalitan naman ng kasiyahan ang panghihinayang na nararamdaman ni Patricia. Nang makita niya na masaya ang bata, ay naalis na rin sa kanyang isipan na kailangan pa niya ng bagong damit. Wow! Ibang-iba na ang itsura mo ngayon. Sige ineng, lumabas na tayo dahil kailangan ko na rin umuwi sa aming bahay. Masayang sabi ni Patricia. Talagang lubusan ang pasalamat ng bata nang dahil sa kanyang ginawa. Pero para kay Patricia ay ito na ata ang kanyang pinakamasayang kaarawan. Hindi talaga niya maipaliwanag sa kanyang sarili ang kanyang nararamdaman matapos siya makatulong sa kanyang kapwa. Hindi man napasa kanya ang kanyang pinapangarap na damit, ngunit nakapagpasaya naman siya ng isang tao na talagang walang-wala sa kanyang buhay. Anak, bakit naman parang sobrang saya mo? Nakabili ka na ba ng bago mong damit? Tanong ng kanyang ina. Hindi po, Nay. Kayo lang po ni Tatay ang aking ibinili. Pasensya na po kayo dahil
Ang mga yan ay ukay-ukay. Nakangiting sagot ni Patricia. Bakit naman kami ang iyong ibinili? Paano naman ang iyong sarili? Tanong ng matanda. Nang dahil doon ay ipinaliwanag ni Patricia ang nangyari kanina. Hindi talaga maalis ang mga ngiti sa mukha ni Patricia habang nagkukwento sa kanyang mga magulang. Maganda ang ginawa mo anak, pero hindi ka ba nanghihinayang? Matagal mo ng pangarap ang magkaroon ng bagong damit tapos ibibigay mo lang sa isang batang lansangan? Takang tanong ng kanyang nanay. Hindi po ako nanghihinayang. Mas kailangan po nung bata na magkaroon ng bagong kasuotan. May naisusuot pa naman po akong mga damit at alam kong makakapag-ipon pa naman po ako para maibili ko ng bagong damit ang aking sarili. Samantalang siya ay dumidiskarte lamang po ng pera para makabili ng pagkain. Paliwanag ni Patricia. Pati na ang kanyang mga magulang ay kanyang napahanga. Talagang napakabuting babae kasi ni Patricia sa kanyang kapwa at higit sa lahat ay napakabuting anak sa kanyang mga magulang. Lumipas sa mga buwan ay patuloy na napapansin ng mga kaibigan ni Patricia ang kanyang lumang kasuotan, ngunit wala na sa isip ng dalaga ang magkaroon ng bagong damit dahil alam niya sa kanyang sarili na maswerte pa siya. Isang araw ay nakatapos na si Patricia sa 3rd taon sa kolehiyo, ngunit bigla siyang kinausap ng kanyang mga magulang. Anak, alam naman namin na huling taon mo na sa kolehiyo at kailangan mo nang makapag-enroll dahil 10 araw na lamang ay pasukan mo na. Pero wala pa kaming pera ng tatay mo, malungkot na sabi ng kanyang ina. Nang dahil doon ay nalambot si Patricia. 10 araw na lamang ay pasukan na niya, ngunit ang kanyang iniisip ay saan siya kukuha ng pera. Kailangan kong maghanap ng pagkukunan ng pera. Paano na kaya to? Hindi naman biro na agad kang makakuha ng malaking halaga. Naluluhang sabi ni Patricia sa kanyang sarili. Agad na lumabas ang dalaga upang agad na simulan ang pagdiskarte ng pera. Balak niyang mangutang sa kanyang mga kaibigan, kaya naglakas loob na lamang siyang lumapit sa mga ito. Jocelyn, baka pwedeng mangutang ako sa iyo ng pera. Hindi pa kasi ako nakakapag-enroll dahil kinakapos ang aking pamilya. Malungkot na sabi ni Patricia. Ngunit hindi siya pinautang ng kanyang kaibigan, kaya sinubukan pa niyang lumapit sa iba. Pero wala talagang nagbigay sa kanya ng tulong at hindi na malaya ni Patricia na malayo na pala ang kanyang nalalakad. Sa sobrang panlambot ay naupo muna siya sa tabi ng kalsada at dito nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha nang dahil sa kanyang mga problema. Ano na kaya ang gagawin ko? Magtrabaho na lang kaya muna ako para makaipon ng pera at pagkatapos ng 1 taon, tsaka na lamang ulit ako papasok sa eskwelahan. Umiiyak na sabi ng babae sa kanyang sarili. Habang nakaupo si Patricia ay bigla siyang nilapitan ng isang batang babae. Naalala ni Patricia na ito ang bata na dati niyang binigyan ng damit. Maayos na ang itsura nito at hindi na ito ang dating pulubi na nanghihingi ng barya sa daan. Ineng, kumusta ka naman? Mukhang maayos na ang itsura mo ah. Malinis na ang iyong katawan at tigit sa lahat ay bago ang lahat ng kasuotan. Takang tanong ni Patricia. Okay lang po ako. Kayo po, kumusta na po ba kayo? Tanong ng bata. Sinabi ni Patricia sa bata na hindi na siya makakapag-aral at naghahanap siya ng panandaliang trabaho upang makadiskarte ng pera. Sumama po kayo sa akin at manghihingi po tayo ng pera, sabi ng bata sabay turo sa malaking bahay na nasa kanilang harapan. Naku ineng, baka masigawan pa tayo ng may-ari ng bahay na yan. Baka mapagkamalan pa tayo na isang magnanakaw, sagot ni Patricia. Nagkakamali po kayo. Diyan na po ako nakatira dahil inampun po ako ng mayamang mag-asawa na hindi magkaroon ng anak. Mabait po sila at hindi po sila matapang, paliwanag ng bata. Nang dahil doon ay ipinakilala siya nito sa kanyang bagong mga magulang. Sinabi ng bata sa mag-asawa na ito ang babae na dating nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nay, tay, baka po pwedeng tulungan niyo si ate. Hindi na raw po siya makakapasok sa eskwelahan dahil wala na daw pong pera ang kanyang pamilya para siya ay makapag-aral. Huling taon na po niya sa kolehiyo, pakiusap ng bata sa mag-asawa.
Sige anak, kung yan ang kagustuhan mo. Siya pala ang nagbigay sa'yo ng damit na palagi mong suot. Iha, kakausapin ka namin ng aking asawa, sabi ng mayamang lalaki. Sinabi ng mag-asawa kay Patricia na sila na ang bahala sa kanyang pag-aaral. Wala na itong gagastusin na kahit na ano dahil ito ang kagustuhan ng inampo nilang bata. Maganda ang ginawa mo, Iha. Hirap din naman sa buhay ang iyong pamilya. Pero ibinigay mo ang bago mong damit kay Estela. Nang dahil doon ay bibigyan ka namin ng isang pasasalamat, nakangiting sabi ng mayamang babae. Kinabukasan ay nakapag-enroll si Patricia sa eskwelahan. Laking pasasalamat niya talaga sa Diyos na nakilala niya ang batang si Estela. Lumipas ang isang taon ay nakagraduate na ang babae sa kolehiyo at ilang sandali lamang ay magkakaroon na siya ng trabaho. Masayang masaya si Patricia dahil matutulungan na niya ang kanyang mga magulang sa gastusin nila sa bahay. Ma'am, Sir, Estela, maraming salamat po sa inyo dahil tinulungan niyo ako sa aking pag-aaral, nakangiting sabi ni Patricia. Huwag ka sa amin magpasalamat, naging mabuti ka sa iyong kapwa, kaya ibinalik sa iyo ng Diyos ang iyong kabutihang nagawa, sagot ng mag-asawa. Talagang hindi natutulog ang Diyos dahil palagi kanyang tutulungan sa oras ng mga problema. Magtiwala ka lang sa kanya at huwag mo siyang tatalikuran kahit anumang bagay ang mangyari sa iyong buhay. Palagi tayong gumawa ng kabutihan at huwag ipagdamot ang mga bagay na ipinagkakaloob niya sa atin. Mahalin mo ang ating kapwa dahil ito ang kagustuhan ng ating Panginoon. Kung ano ang iyong ginawa sa iba ay ito rin ang babalik sa'yo. Gumawa ka ng mabuti upang pagkalooban ka niya ng maraming mga biyaya. Maraming salamat po, Panginoon. Masaya po ako na nagkaroon na po ako ng trabaho. Huwag po kayong mag-alala dahil palagi po ako magbibigay ng tulong sa ibang mga taong nangangailangan. Masayang sabi ni Patricia habang siya ay nakatingin sa kalangitan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos sa aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all. Thank you.